So good morning everyone. Today ang ating lesson kay vertical motion. So we have here four examples para atong itako sa karon nga discussion. So first ato sa A, define unsa ang vertical motion. So ang vertical motion is movement sa usa ka object padung sa taas o padung sa ubos. Mao na siya ang vertical motion. So kaninga two formulas kay nani siya sa book. Mao na siya ang formula sa vertical motion. So, h, nag-define na siya sa height. Ang g, nag-define sa gravity. Ang t is sa time. Ato sa i-appeal, ang vf, nag-define na siya sa final velocity. Ang kaning vo, wala dira sa formula, nag-define sa initial velocity. So, nganong gani, duha ra may formula sa vertical motion. So, ang kani jud nga kaning duha ka formula kay dili ni siya applicable jud nga magamit jud sa vertical motion as a whole. Kay ang kaning duha ka formula applicable ra ni siya sa free falling. Example, ang apple natagak sa branch sa iyang tree padung sa ubos. So ang apple natagak man sa tree, so walay force nga exert niya, natagak ka jud siya, so ang iyang initial velocity kay zero. Mao na siya kung initial velocity kay zero, free falling na siya, so magamit nato ang kaning duha ka formula. Pero na yung mga cases nga di ta, ang atong initial velocity kay di zero, meaning na ay force nga nagtuklod. Example, nabaroy bata nga giit sa ambula, so ang initial velocity jud niya kadili zero, so di na nato ma-apply jud ang kaning formula. So kaning formula dili ta mag-focus, so asa man gikan nga formula, kaning formula kaning tulo ka buo kagikan na siya sa horizontal motion. So ang horizontal motion nga mga formulas kay applicable ra man japon sa vertical motion. Pero atong usbon lang kay ang acceleration mo na to gravity og ang displacement s mo na to og height. So if ang kaning formula duha kay gi-derive ra sad ni sa kaning nga formula tulo ka buo. Example, akong giingon ganiha nga if zero ang initial velocity, mao na to ma-apply ni na to. So asa man ni gi-derive ang kaning first formula, gi-derive ni siya diri sa middle ng formula. So if zero magud ang atong initial velocity, so if zero ang value ani, so zero na ni cancel. So zero times time is zero gyapon, so ma-cancel api lang time. So mao nang na h equals 1/2 gt squared kani. Mao na na-derive kani nga formula. Yang kani nga formula na-derive ni siya diri sa ubos nga formula pod. So if ang initial velocity kay zero, so cancel jud ni. So mabilin kani na lang bf squared plus 2gh kana. And then ang atong gravity natay constant na gravity, which is 9.81 meter per second squared. So unsa man ang gravity, negative or positive, kana magdetermine na siya sa initial velocity. Example lang atong initial velocity kay free falling, so example ang atong VO, initial velocity is, sample, nabaroy mangga na tagak padung sa ubos. So ang direction sa atong initial velocity, gasugod siya sa babaw padung sa ubos, ang arrow kay padung ubos. And then ang atong gravity, kay always na siya padung sa ubos ang gravity. So ang gravity o initial velocity, ay ang initial velocity padung sa ubos niya, ang gravity padung sa ubos, wa siya ni supak sa initial velocity. So ang atong gravity gamiton na kay positive. If gikan siya sa ubos na ibata, gagit sa ambula padung sa babaw, ana, bula. So ang initial velocity na to, nga direction kay padung upward. And then ang atong gravity kay always man na siya nga downward, so nisupak siya sa initial velocity nga direction. So kani nga given ang atong gravity kay negative. So mag-example ta para mas masabtan. So example number 1. A mango falls from a branch 7 meter above the ground. What was the speed in meter per second will it strike the ground? So first, ato illustrate ang given. Illustrate na ko na to. So ang mangga ko no, sample mangga ni siya. Na ay branch diya, sample mangga ni, natagak ra siya galit sa mango tree. So ang mango tree, ang gitas-on na niya kay
7 meter above the ground. So ang given nato diri gihatag 7 meter, so unsa man nato pagdetermine sa uban. So kay ang mangga man gikan sa branch na taga kasag kalit, so diretso na ta sa ang atong initial velocity ana kay 0 na, kay wala may force nga gitukbo niya na taga kra man sa kalit. So ang atong VF, initial velocity pag strike niya sa ground wa ta kabaw, og ang time usad ta kabaw. Pero ang gravity given naman 9.81 meter per second squared. So unsa may gravity nato gamiton diri, positive or negative. Kaya ang initial velocity man nato ang arrow padung sa ubos niya ang gravity, kaya padung man po na sa ubos, so pareha silang duha, 1 is upak ang gravity, so therefore positive atong gamiton nga 9.81 meter per second squared. And then ang ipangita, what was the speed in meter per second will it strike the ground? So gipangita kay final velocity. So speed, velocity, pareha ra siya diri sa diri nga case kay straight line ra man ang atong gigamit. So unsa man nga formula ang atong gabiton? So dara akong gi-copy ang tulo ka formula. So ang ipangita nato kay final velocity. So tanaw ta sa tulo ani nga formula kung naa ba siya final velocity nga variable. So naa diri final velocity, diri wala sa second, so dili ta magamit ani. Third is na final velocity. So check ang kaning kinahanglan og check sad ang kaning last. So unsa man nga formula nilang duha atong gamiton. So tanaw nato unsay present ng mga value. So final velocity gipangita missing. So initial velocity nata, initial velocity, gravity nata, time wala man ta. So duha nang missing, time ug final velocity. So di ta magamit ani. Kasunod, final velocity missing, initial nata, gravity nata, height nata. So ang missing ani nga formula kay final velocity ra, so pwede na to siya magamit. So atong gamiton, final velocity equals initial velocity squared plus 2gh. So i-replace na to ang value, pilay value sa initial velocity, 0 squared plus 2, ang gravity na to is positive 9.81, and then ang height na to is 7 meters. So VF squared equals, cancel na ni, so 2 times 9.81 times 7, so pila sa calculate ato ay solve. So yung answer kay 137.34. So dili pa na siya ang final answer, kay naman tayo square root diri sa final velocity, so ato po ng squared para matangtang ng, I mean na siya squared diri, so ato siyang square root para matangtang ang yung squared. So cancel ni, so may bilin VF equals square root of 137.34 is 11.7192. So round off sa 2 decimal, may mo na siya 11.72. Ang unit sa final velocity kay meter per second na niya. Ang gravity na to kay meter per second squared. Depende na sa given kung gihatagan tag meter or feet. So ang final answer na to diri sa number 1 is 11.72. So proceed to number 2. So number 2, a ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 15 meter per second. Determine A first, atong solve ang letter A, the ball ay the time it takes to reach the highest point. So ato sang i-illustrate. Illustrate sa nato. So na ako na ibu. Alright. So ang bola ko na gilabay padung sa taas. Padung sa taas. So ang ano maningan niya akong illustration. Kay kung mulabay tag bola padung sa taas, siyempre mabalik yun na tungod sa gravity. So mabalik na siya sa ground. So ang paglabay sa bola padung sa taas, kaya na siya initial velocity nga 15 meter per second. V, 15 meter per second. Kaya siya initial velocity niya.
So ato sang determine ang kani diri bola gilabay ba dun sa taas. So ang kani nga bola diri kay mo naning nihunong na siya. So ato na siyang ibutang og B diri A para dito maglibog. A nga bola, B nga diri kay C. Ang velocity na ito diri kay VA 15 meters per second given. So diri knowing nga nihunong ang bola tungod sa gravity niya, nibalik pa doon sa ubos. So ang velocity na ito dira kay 0 na na. Then ang letter A ang ipangita kay the time it takes to reach to the highest point. So ang ipangita dahil sa letter A kay ang time gikan diri padung diri sa highest point sa letter B. So iyang time ipangita time mao na siya ang rising na time ipangita sa letter A. So ato sang tan-aon ang mga formulas. So kani ang formula. So first as sa tan-aon kung unsaon man unsa sa illustration unsa man atong basihan. So kay ang ipangita man kay ang time it takes to reach the highest point man, so ineglect sa nina to ang kaniging padung sa ubos katong natagak na bula. So ang atong tan-aon pa ay kaning bula gikan sa ubos padung taas. Kani pa sila ang atong tan-aon. Diha, kana pa ang atong basihan. So kani pa atong basihan. Bula gilabay padung sa taas. Highest point. Kana pa atong basihan. So kabaw man ta nga ang given initial kay 15 meter per second. And then kabaw na punta nga ang as if na to nga final velocity kaning ang bula nga nanadiri ni hunong sa babaw. So kabaw na ta nga ang atong final velocity muna to siya final velocity kay 0 meter per second kaya lagi ni hunong siya pagit sa bula ni hunong tungkol sa gravity. So muna siyang 0 meter per second dayon ang gipangita kay time. So pila man ang time man niya. So given naman siya na dahan constant ang gravity nga 9.81 meter per second squared. So magbasi ta sa initial velocity. So ang initial velocity na to kay diri sa ubos padung sa taas. So ang initial velocity na to kay padung sa taas niya. Ang gravity man na always kay padung sa ubos. So ni supak man siya sa initial velocity nga direction. So ang atong gravity kay ni supak man negative atong gamiton. So unsa man nga formula ang atong gamiton ani? Tanata diri. Ang ipangita kay time. So naay time ang first formula, ang second na po'y time. So okay silang duha. So ato tanawon ang mga value if naa ba. Final velocity check nata, final velocity, initial velocity check nata, gravity na punta, time ang missing. So isa ra missing. So mas simple. Isa ra missing. So kani atong gamiton. Kani first formula. First formula. So VF equals VO plus GT. So ang kaning final velocity diri guess if ra ni nato siya kay kaning velocity man siya sa B nya tong gikuha ang kaning illustration kani kay di ni nato magamit ang kaning bola padong padown kay ang ipangita diri kay time man to reach the highest point. So kani ra nga illustration. So guess if nato nga final velocity niya kay 0 nya ang initial velocity niya kay 15. So atong i-replace ang mga value. Final velocity is 0. Initial velocity is 15 plus. Ay kalimot sa negative. Ang time may gipangita. And then, ang ganing negative 15, i-balin sa pika side. So may mo siyang negative 15 equals negative 9.81 t. So para makuha ang value sa t, divide ni siya ng 9.81 negative, i-divide po negative 9.81. So cancel, so 15 divided, negative 15 divided by negative 9.81 is equals to 1.52 something. So ang time na to is equals to 1.5291. So kaya ang ipangita sa A kay time man, so pwede na to siya i-round off to the nearest 2 digits, 53 seconds. Pero, remember nga, if di pa gani final answer, dili ito mag-round off. So,
kung magamit pa na ni na tong time sa sunod ng mga questions nga letters kay kaniya tong gamiton nga value dili kaning ground of. So sa letter B, so ta letter B, ang letter B kay the maximum height reached by the ball. So kaniya pun illustration kay mao ra man ni magamit ni na to sa balik. So given na pa jud ang time, so ang gipangita kay the maximum height reached the ball. So mangita tag formula diri nga given ang height, diri given ang height, given in height. So diri sa first formula, height missing initial velocity na ata time na punta na natay time 1.53, gravity na time na. So mas simple kani atong gamiton, VOT plus 1/2 GT squared. So h equals surprise the value bilang initial velocity 15 atong time 1.5291. If dili bagay final answer, dili pa ta mag round off, so mo na tong i-copy ang value sa wala gi round off na time, plus 1/2 ang gravity negative di kalimtan 9.81 time 1.5291 squared. So solve sa calculo. So natay value nga ang height nato is 11.4679. So round off to the nearest digits, 11 point, round off to the two decimal places, 47 meter. So nanatay answer sa height, maximum height. Next is letter C. Arita sa letter C. So unsa may ipakita sa letter C? The time it takes in going back to where it was thrown. So the time it takes in going back to where it was thrown. So ang illustration na to, atong gamiton ani niya kay awan ako naman na to ang time from here padung distas. Pero ang ipakita sa letter C kay the time it takes to go back to where it was thrown. So ang time sa paglabay hangtod padung sa ubos. So duha na yung time. I mean, ang time as a whole na. Ana kaning illustration na itong gamiton. So ang sa letter C, ito illustrate, ana na. Bula gilabay padung sa ubos. Diri na, kana na nga time. Na, wala na, ang ipangita nga time. Pero ang kanina illustration, kay dili, sa paglabay sa bula, dili yun yung aniha nga kanang tulbong or kanang nasa space. I mean, curvy siya. Ato lang siyang gi-curvy kay para makita sa illustration. Pero ang paglabay sa sample ang paglabay sa bula, dili padong sa taas ana niya hunong tong sa gravity, inigbalik niya ana kay ana sa na dili sample dili ni hunong ang bula padong dili sa ubos, ana sa na straight ra siya ang pagbalik ana dili kay ngani ato ra siyang gingani kay para ma properly illustrate ni makita. So if ang bula gitrown dili taas ni hunong niya pagpadong sa ubos, same ra sila og kanang placement, straight line ra. Ineglect mo na to ang air. So time ang ipangita diri. So natay given. So yeah, as if na ay ato nang i as if diri nga ang initial velocity nato gikan diri kay 15 meter per second. Then ang VF nato is wala kabaw. Ang VF na to i-determine dili na diri sa taas, diri na sa ubos. Yung time as a whole naman ana. Sa bula pa doon diri ni naog, so wala kabaw sa final velocity. Pero sa gravity, kabaw ta, negative 9.81 meter per second squared. So ang height na to, gamitin kay kaniba, height sa maximum reach point, dili ni mga itong gamitin kay ibalik naman sa emplacement. So displacement man ang atong basihan sa kanang vertical motion.
So if ang bola gilabay dire, yan ibalik man siya sa kanina nga placement. If ang bola nibalik ra dire nga placement, so yung height kay same ra man gihapon sa placement niya sa initial velocity. So ang height niya is 0 meter per second. So ang nakalahi magod sa distance o sa displacement, sample kani mo ni ana-ana, sample na car ni travel sa nganing road, ang distance na niya kay ang measurement sa kani nga distance, ay ang distance meaning kay ang measurement sa kani nga gianan, pero ang displacement, ang yang displacement kapwaon kay the shortest way. So mo ni ang atong displacement ni nato displacement yang kaning itom mo na siya ang ato ang distance. So sa vertical motion kay vector man ta, so ang atong basihan kay displacement. So kay ang bula man paglabay ibalik sa iyang same place, so ang height niya wara nilihok, 0 ra. So mo na ang atong mga given. So tanaw ta balik sa formula. So atong gipangita kay time. So tanaw ta natay na time diri. So kaning duha pwede, pero tanaw na to ang mga missing. So final velocity na ata, wala tayo final velocity. So di na to magamit diri natay height, na initial, na gravity. So time ang missing. So kani second ang atong magamit nga formula. So replace the value, height na to is 0, initial velocity na to is 15, time is missing plus 1/2, gravity is negative 9.81, time squared. So may mo na siya 15t plus, so times na to 1/2 times negative 9.81. So plus negative 4.905 dayon t squared. So factor out na to ang t, pagawas na to ang t. So 15t divided by t equals 15 na lang. Plus, so dili na nato siya i-plus kay negative man, so pwede na nato siya i-minus there. So negative 4.905 t squared divided by t equals makancel ang square, so t na lang may pili. 905 t. Ah, so cancel ang t, saka t divide siya ang t, 0 divided by t. So cancel. Yeah, 0 divided by t is 0. So 0 gihapon na siya. Ang naibili na lang diri kay 15 minus 4.905 t. So kanin 15 ibalhin diri sa pika side, may mo siyang negative 15 equals negative 4.905 t. So para makuha ang value sa t, atong isya ang i-negative. Ay, ato siya ang i-min. Ato siya ang i-divide. Divide na to sa negative 4.905. So, cancel. So, 15. Negative 15 divided by negative 4.905. So, yung value kay t equals 3.0581. I-round off. So, two digit decimal 3.06. Gracias. 3.06. So mao ni siya ang time nga gikan sa bambula gilabay nya ni balik. So mao ni siya ang time. Answer na to sa time. So answer na to sa time. So both tunaw-naon ang time nga diri padung sa taas. Na natay time diri niya, nibalik siya pa doon sa ubos, is equal ra, diri, time diri. So, na may tay time diri nga, 1.53. So, pwede rin na i-times 2 para makuha ang katong 3.06. Pero nga, nagwaman ako, i-times 2. Kaya na may mga cases nga, dili applicable ang time na i-times 2.
kay for example building ni siya nya nay bata diri gilabay ang bulan itulbong nya natagak sa ground so ang time diri is lesser na compare sa time diri so din siya ma times 2. So napay uban ng mga teachers nga need sa dog solution, so mao to akong ipakita ang ato ang solution. So mao to siya ang pagguha sa time. Sa time it takes going back to where it was thrown. Next is letter D na ta. So sa letter D, the impact velocity of the ball. Meaning sa the impact velocity of the ball, kaya ang velocity sa ni strike ang bola padung sa ubos. Ana. So ang ipangita diay sa letter D kay ang final velocity. So mo na itong illustration nga tong kwaon. Nata initial velocity nga 15 meter per second. Nata gravity nga negative 9.81 meters second squared. Nata time nga 3.0581. Nata height nga 0. Kaya nabalik naman siya. So, unsa man nga formula nga itong gamiton. So, ang ipangita man kay final velocity. So, check ta. Na final velocity. So, asa man sa duha, asa man ani or ani, atong gamiton, so atong i-determine ang missing. So, atay final velocity, natay initial velocity, natay gravity, naputay time. Nya sa diri, natay final velocity, natay initial, natay gravity, naputay height. Pero mas simple man ang kani sa taas, so kana atong gamiton. Pero if, kani Japan itong gamiton sa ubos, parehara ng value nga makuha. So, gamiton na to ang mas simple. So, VF equals VO plus GT. Atay value sa VF missing. So, value sa initial velocity is 15 plus negative 9.81. Ang time is 3.0581. So, ang value sa atong final velocity is, okay, calculo, na atay negative 14.9999 or atong i-round off equals to negative 15 meter per second. So, nganong negative man ang atong final velocity kay nisupak man siya sa initial velocity nga direction. So, di ba paganiha ang atong initial velocity kay going up man. I mean, initial velocity kay is going up ang arrow and then ang bula kay nibalik man sa ubos tungo sa gravity. Kay ni opposite na direction naman siya sa initial, so mo nang na negative siya. So at sa atong pagkuha sa final velocity negative siya. So meaning sakto ang atong answer. So next proceed ta sa second example. Sa next example. Number 3. So guys, ang number 3 kay pareha ra dayeg problem sa number 1. So ang sayop ko ato. So diretso ta sa number 4 na lang. So, number 4, a man standing at the window 5 meter tall watches a falling stone pass by the window in 0.3 seconds. From how high above the top of the window was the stone released? So, atong i-illustrate, guys. Wait. So, ang tao kuno nasa window sa building. Nasa window. Ambol na siya tao diha na siya tao. Ang window kuno kay 5 meter tall. And then ang tao kakita siya og bato nga natagak gikan sa babaw padung diri sa ubos. So mga diri niya nakita na yung mata ana. Ana may yung kita ana diri bu bato padung diri. So kana ako nga time makay kana nga time makay 0.3 seconds ni pass ang stone paubos. So yung nakita kay nara sa bintana nga niagi ang kanang bato pero wa siya kabaw ang
pero siya kabaw sa bato kung unsa gitas-on natagak o unsa kalawom na natagak sa ilawom so siya kabaw ana. So ato i-determine ang atong given, I mean ang gipangita kay from how high above the top of the window was the stone released. So unsa kung nagitas-on sa how high ang stone gikan sa from how high above the top the window was the stone released. So unsa kung nagitas-on sa bat sa pagdagak sa bato sa babaw sa bintana. So yang ipangita kay kani nga height na kani nga height yang ipangita ni pangita. So ato lang i kuan ni para masabtan ato imong h1 ang 5 meter ang ipangita kay h2. So ang pagtagak sa bato wa siya kabaw kung natagak ba diri sa yuta. So ineglect na niya to diri dabita kay ang gipangita niya kay diri ra man sa babaw nga height. So h2 yung ipangita. So kanin na lang illustration itong gamiton. So kani mo na to siya total h total niya iyan na po na to time total ano siya mo na to siya t1 niya ang kanin diri ana mo na to t2. So kuaw na to ang kaning illustration kani kuaw ni na to ang illustration kay wala man ta kabaw unsay I mean falling stone siya kabaw na ta initial velocity diri sa taas initial velocity sa taas is 0 kay falling man siya pero ang ato mga given lagi kay ang nakita sa wata diri ra kutob. So una kuan sa na to ang final velocity so final velocity so kuha na to ang kaning illustration. So kuha na to ang kaning illustration at i-duplicate. So balik, diri ta magbasira. So diri ta magbasira. Kay kung ma-determine na to ang final velocity ani, I mean kung ma-determine na to ang VF diri, kay mao naman dyan na ang VF as a whole diri. As ang VF. So kaning illustration tong gamiton. I as if na to ang VO diri, ang VF diri. Kay atong pangitaon ang VF niya final velocity kung makita na tong final velocity ani diri is equal raman siya sa final velocity sa total, di ba? VF equal raman sila na. Same ra sila kuan kana same ra na sila. So kung na tong final velocity kay naman tay mga given diri. So yes if lang na to ang initial velocity niya putol diri ra siya babaw sa 5 meter. So ang time diri po dapit na po tayo given nga 0.3 seconds. So yes if ni na to ang kanilang illustration na to solve sa ang final velocity niya. So balik ta sa formula. So mo na itong formula itong pangitaon kay final velocity sa aning illustration. So ato sa day determine ng gravity. So, ang gravity na to, sa man positive or negative, ang gravity na to is, ang atong initial velocity kay padung man, ang direction sa initial velocity na to kay patagak man, so padung paubos. Ang gravity kay padung man paubos, so wala siya ni supak ang gravity, same sila ang direction, so positive. 9.81 meter per second squared. So, gipangita atong final velocity, check ta diri. Na yung final velocity, diri sa ubos na ako, so sa man, atong gamiton. Ato'y tanawa ng mga missing. Final velocity missing. Initial velocity na A. Ay, wala ta. Ang initial velocity nga given na to, diri ra sa taas, falling 0.0 meter per second. Pero, ang atong illustration ko ha, kay kanira man diri nga area. Diri. So, wala ka ba pili initial velocity ani? So, kani dita ka kuha ani. So, kay missing man, so, awa, kay missing man dayang initial velocity diri, illustration ng final velocity. So, dito makakuha final velocity. Una ko natugwa sa ang initial velocity. So, initial velocity gamit ani nga formula. Kaya wala siya final velocity man. So, saray missing. So, kani. Una ko natugwa ang initial velocity sa kaning illustration. Dili sa total. Ganyan naman ito yung value. Ana. So, kani dili naman itong illustration ga base.
So, kaniya itong formula gamiton. So, H equals VOT plus 1 half GT squared. Level yung sa height, 5. Initial velocity missing, time 0.3 seconds. Plus 1 half, positive 9.81 times 0.3 squared. So, 5 equals 0.3 VO plus, so malus kalikin, times 1 half times 9.81 times 0.3 squared is equals to 0.44145. So, kay ang kining 0.44145, kay wala man siya ay variable. So, nga VO. So, itong i-transfer sa pika side. So, positive mo na siya. May mo na siya yung negative. 0.44145 equals 0.3 VO. Para mabilin ang VO. So, ato siyang i-divide 0.3. Divide 0.3. So, cancel. VO equals, so, natay initial velocity nga 15.1952. So, kaya itong gipangita man diri, so nga natay initial velocity, makakuha na ta sa final velocity sa kaning illustration. So, kung na itong final velocity sa kaning illustration, pwede na ito magamit ani, kinastaas, kipara masayon. VF equals VO plus GT. So, VF equals 15.1952 plus 9.81 times time 0.3. So, ang value sa atong solve sa calculator, ang value sa final velocity is, final velocity is 18.1382 meter per second. So, na natin yung value sa final velocity. Final velocity na ito, diri man na siya ma-determine ng equation. Diri yan na VF. Diri VF. And then, yung itong iyan na diri sa illustration, equal na siya diri sa final velocity sa total nga illustration. So, na natin yung value sa final velocity diri, which is 18.1382 na sa initial velocity. So, makakuha na ta ni sa value sa h total. So, atong kuha ng value sa h total. Pero di pa dyan ni ang answer na to. Kaya itong ipangita dili kayong h to raman ang height sa above the window man. So, kung makakuha na itong value sa height total, atong i-minus sa 5 meters para makuha ang h2. So, atong na nakuha ang illustration. So, natay value sa kaning illustration, h total, total height, so VO na 0, kaya na-fall raman ang stone. So, klaro na nga, nataga, lang walay force, 0. And then, ang VF, nakuha na ito, dili, 18.1382. Dili ta mag-round off if wala pa yung final answer para kung nakuha dyan na itong exact answer. So, kuha na ito ang total, dili. So, ang time na ito, diri, wata ka ba sa time? Ang time na ito nga 0.3 second, kaya ana raman ito. Diri raman ito siya sa 5 meter nga time. So, itong illustration diri, kaya kanina mga height total, so wata yung time diri. Pero natay gravity nga 9.81 meter per second squared. So, tanaw lang ito sa, tanaw na ito ang ato a. So, tanaw ito sa formula. So, ang ipangita na to is ang height. So, unsa mga formula nga na-height, kanina-height. Kaya check na sila. So, tanaw na to missing. Missing ang height, na-value sa initial velocity, y-value to sa time. So, di na to ma-apply ang kaning second formula. Ari na to ma-apply sa last formula. Ay, wala mo siya time diri. So, atong kapigon ng formula, VF squared equals VO squared plus 2GH. Value sa VF, 18.1382. Di kalimot, ay kalimot sa squared, equals, value sa initial, 0 plus 2,
9.81. Ang height is missing. So, isolve 18.1382 squared. So, may mo siya o 328.9943. So, pwede na ito round off of 4 decimal places. Basta dili lang 2 decimal places. Basta wa pa yung final answer. Equals 0 squared 0 rong gapon. So, niya 2 times 9.81 is equals to 19.62 H. So, para makavalue sa H, i-divide na itong 19.62. I-divide ang 19.62. So, ang value sa itong height kay pag-isolve sa calculator. Ang value sa itong height total kay 76.83 meter. So, timanan na to nga H total ni sa height total. Pero ang atong, ang gikuha na to sa question kay ang H tuman, ang kaniya height above the window. So, ato ra siyang i-minus ang H total minus 5 meter para makuha na to ang H2. So, H2 is equals to 11.7683. Round off na ta kay final answer naman. 11.77 meter. So, money ang atong final answer. So, maroto siya guys. I hope you learn. Goodbye and thank you.